Oy, pre! Ayan, si paring Jun, ano? Sabi niya, pre, normal lang ba na umiinit yung, ano, regulator rectifier natin? Ng motor, or yung diode, charger, yun, mas kilala siya sa ganun, eh. Maraming term ang tawag doon. Ating voltage regulator rectifier. Normal lang ba na umiinit? Normal lang naman umiinit yun, pre. Kasi yan, pag yan umiinit, ibig sabihin, nag-function siya. Gumagana siya. Tatlong klase yan eh. Pag hindi yan umiinit, pwedeng hindi na siya gumagana pag di umiinit. Pag umiinit man siya pero hindi naman sobra, ibig sabihin, normal siyang gumagana. Kapag ka sobrang init, posible sira na rin siya. Baka kapag kayan, tatlo lang pagpilian natin. Pag hindi uminit, baka di na siya nagcha-charge. No? Hindi, kasi wala na, hindi na umiinit eh. Baka di na siya nagcha-charge. Kaya yung battery natin, laging low bat. Kapag ka normally naman siyang umiinit, okay naman yung motor. Lahat ng ilaw niya, hindi ka naman nababasagan ng bumbilya. Yung fuse, okay naman, hindi na babasted. Hindi na puputulan. Okay naman, normal lang siya. Pero normal lang talaga umiinit. Pero pagka sumobra naman ng init, pwedeng sira na rin siya. Kasi pag yan, yung tipong init na hindi mo na mahawakan, parang init ng makina, parang init dun sa grill na hindi na halos mahawakan, yun, posible baka di na normal yun. Kasi kapag ka sobra, init, baka hindi niya na nare-regulate na maayos yung alternating current na pumapasok sa kanya, tapos i-convert niya into direct current para supply yung ating baterya, kasi 12 volts yung battery, di ba? Direct current yan. 12 volts, 13, 14. Kapag ka sobrang init, baka sobra-sobra naman yung binabato niya, na overcharge yung battery natin. So, yun yung pagbabasihan natin. Normal lang ba siya umiinit? Normal lang yun. Pag yan hindi na uminit, baka may problema na siya. Pag sumobra naman na init, baka overcharge yung binabato niya. No? So, yun yung para sa akin, explanation kung bakit daw ba, normal lang ba umiinit yung ating voltage regulator rectifier. O mas kilala siya bilang charger. Ang itsura nun, parang ganito. Meron yan grill eh, ganito. Kaya ganito rin ang itsura nito kasi parang sa heat protection din to. Ito, air-cooled ito eh. Kaya ganito yung design ng ating mga ano block. Yung regulator rectifier natin nandito sa taas, alam ko hindi yun makikita, parang ganito itsura niya. Yung charger na tinatawag. Pero normal lang siya umiinit. Ito, umiinit ito. Stator, alternator, yung voltage regulator rectifier, umiinit din yun. Normal yun. Ito, mas mainit nga ito eh. Ito, dito talaga nagki-create, nagmumula yung kuryente ng ating makina. Alternating current, yung pinoprovide nito. Tapos, dadaloy sa wiring. Paakyat doon sa ating voltage regulator rectifier para yung alternating current, i-convert niya ngayon, tatrabahuhin niya ito. Lalabas niya, DC na siya. Direct current na siya para i-charge yung ating battery. Tapos si battery, isusupply ngayon yung mga kuryente sa accessories, no? Normal na iinit yon kasi kuryente dumadaloy doon. Yung battery, umiinit yon, no? Stator, mas mainit yon. Normal na siya umiinit. Pero, hindi dapat sasobra. Kasi pag sumobra, hindi na siya normal. Ayun lang. Ano pa ba? Yung ano pre, battery natin, umiinit din yan. No? Di ba yung battery natin, may tubig yan. May tubig yan sa loob, electrolytes ang tawag doon. Ngayon, yung battery na yun, tinutin yung battery minsan kapag ka-discharge na. Ang dati, mas kilala siya, nasisira talaga, yung tubig, yung electrolytes, nadidrain, naubos, natutuyo. Kung bakit siya natutuyo? Kasi umiinit yung battery habang ginagamit, yung tubig na yun, kumukulo yun. Sa kulo niya na yon, nag-evaporation niya. Evaporation, di naman natin nakikita yan. Kaya, ayun, naubos, natutuyo. Kaya, sinyalis yon na umiinit siya. Yung voltage regulator, rectifier natin, normal din na umiinit yan.
battery, umiinit yan. Kapag nasira na yon, rectifier natin, baka sobra na yung bato sa baterya, overcharge na siya, kaya yung battery natin lumulobo din, no? Kaya yun lang, pagpilian lang natin. Kapag kaya hindi uminit, mag-isip na tayo, baka di na gumagana, baka lagi nang lobat yung motor. Kapag sobra naman ang init, tapos yung battery natin lumobo, pag pinalitan mo, lumobo ulit, oh, yun pa rin, yun, siraan na din yun. Voltage regulator rectifier, sobra ang init. Pero kung pansinin mo siya, umiinit, hawakan mo umiinit, pero nahawakan mo naman, normal lang na umiinit yon, tapos obserbahan mo yung motor, di ka naman nababasagan ng bumbilya, napupundihan, yung fuse, okay lang naman. Ibig sabihin, normal siyang gumagana. No? Yun talaga trabaho niya ng ating voltage regulator rectifier. Kino-convert niya yung kuryente from AC to DC. Kaya normal lang din na uminit siya. Yun yung para sa akin at explanation ko, base sa experience ko doon sa katanungan na yon at sa pyesa na yan. No? Yun lang. Thank you. Bye-bye.